Ka-Islanders, nagbabalik na naman ang inyong tour guide dito pa rin sa Boracay Island. It's me, Jamil, and welcome back sa ating channel. Right now, nandito tayo sa White Beach dito sa Station 2 dahil as usual, meron na naman po akong ibibigay sa inyo ng idea at saka tips regarding sa mga hotels dito sa Boracay Island. So, mag-hotel tour tayo ngayon and itong hotel na ating pupuntahan is beachfront siya mismo kay Islanders and sure na sure akong magugustuhan ninyo kasi isa din ito sa luxury hotel dito sa Boracay Island. So let's go! Mga ka-Islanders, right now nandito tayo sa Coast Hotel dito sa Station 2. Dito pa rin sa Boracay Island. And you know what, ka-Islanders? Pagpasok nyo pa lang dito sa lobby, bubungad agad sa inyo ang kanilang napakabangong bulaklak at saka yung kanilang very fresh, maaliwalas na ambience ng kanilang lobby. Very modern at saka minimalist yung design ng hotel na to, especially dito sa lobby. At as usual, yung napakaganda nilang chandelier. Wow! I really like it, ka-Islanders. Very neat, very clean. And this is, I think, isa sa mga nicest hotel lobby na aking napuntahan sa pag-tour or sa pag-hotel tour natin dito sa Boracay. Pagpasok niyo pa lang sa lobby ng Coast Hotel, bubungad agad sa inyo yung kanilang napakagandang swimming pool. So, this is how it looks. Yung kanilang swimming pool. Ito yung kanilang first swimming pool. And then on the other side, doon yung kanilang second na swimming pool. Ang kagandahan dito sa swimming pool na to, ka-Islanders, is pwede siya sa lahat. Pwede siya sa kids, pwede siya sa adults, any kinds of age, ka-Islanders. So, di ba, very accessible sa lahat siya. Ka-Islanders, okay, I'm with Ella. So, si Ella, isa sa mga employees ng beautiful coast dito pa rin sa Boracay Island. And, Ella, tell us, ano ba yung expectation ng ating mga guest or future guest na pupunta dito sa Boracay Island? So, syempre, number one namin is yung service. So, I need talagang gusto namin for the guest para, syempre, feel at home sila. Yeah. And number one talaga yon. And then, para silat yung bayad, of course. And ano yung first na room na ating pupuntahan for premier today? Premier. Okay, so we're gonna go to Premier, yung room nila here dito sa coast. At this is the second, first floor? First floor. First floor. Let's go! Alright, so nandito na tayo sa premier room nila. Wow! Look! Oh, ang ganda! Ang bango, ka-Islanders, as expected, kapag nag-check tayo ng mga rooms, ang bango talaga ng mga rooms ng mga hotel na chine-check natin, especially dito sa coast. At kung mapapansin ninyo, wow! Very, ang ganda ng design. Ano to? Queen, ano? Size? King size. Oh, king size! At super lambot ng kama. Makikita mo talaga na luxury yung ambience, yung dating. At I like this modern design na medyo leaf. Leaf talaga siya, hindi siya medyo lamp. Oh! Ano to, freebies kapag yes, ano? Freebies. Ang ganda naman. So, fun shine. Saan yung bag natin? Kunin na natin to. Char! Ang room na to, Ella, is how much naman to? This one is cost 8,000 po. 8,000 per yes, night? Per night. And this is for how many person? Good for 3 po siya. Oh? Na to, yes. Oh? Mag-additional nice lang siya for the extra person charge. Extra person yes charge. How much naman yes, if ever? 8,010 po. 3,000, yes. Okay. May breakfast and transfer na naman. Breakfast and transfer? Yes. Round trip na yon. Yes. Wow, ka-Islanders! So, bihira to, first time ko to narinig sa mga hotel na tinutour natin na meron na silang hotel transfer from airport to the hotel and then hotel to the airport. Yes. Oh wow, ang ganda! Very bago sa paningin ninyo at saka pandinig ko actually. The important one, ay, shucks! Ang ganda yung kanilang comfort room. So as usual, may mga towels at saka meron na silang, oh,
Ayan, taga-bukid na naman ako. Hindi ko alam, sliding pala to. Oh, yan. So, may shower. Ano, hot and cold shower. Ganda. Very nice. Pero wala siyang ano, no? Wala siyang bathtub, no? But, not a problem. Kasi hindi naman kayo lugi, Kailanders, kung dito kayo magsistay. So, tapos na kami sa premier room nila, Kailanders. So, yung ating next na i-check is yung kanilang loof room. Let's go! Alright! Nandito na tayo sa kanilang loof area or loof room. So, pagpasok nyo palang, Kailanders, very feel at home na kayo. Ang ganda ng kanilang ano, oh, rug. Super nice. At, you know what? Para siyang condo types. Kasi may meron na silang dining area, living room. Pwede pa kayo dito magluto. Pwede ba magluto dito? Ang galing, Kailanders. So, dito naman tayo sa kanilang CR. Oh, powder! Oh, may powder! Kala ko CR. Powder room. Okay! Wow! Pero wala akong nakikitang powder dito. So, bakit siya tinawag na powder room? Charing! Welcome to me! Pero mali yung ano, last name. Sultan. Naging tan. Okay, so pasukin natin yung aming bahay. Halika! Ito yung kanilang bed. King size din yung bed na to. And of course, there's TV. Kapag kunyari tinatabad ka bumaba, ayaw mo nang may kasama, dito ka lang, higa-higa, watch ka ng TV. Or kunyari may kasama ka, tapos utusan mo lang siya, Dai, pahingi ako ng kape! Ganon, ganon ang pagtawag. Charin. This is for how many po? 3. Ah, so good for 3 person with free breakfast, hotel transfer. Wow. Dito tayo sa kanilang ano? CR naman. Cool. Nice. So pwede kang umupo dito while nag-shower or kunyari kapag tinatamad ka muna dahil medyo malamig yung tubig, tapos sinihintay mo uminit, upo ka lang muna dito. Tapos yosi-yosi. Charing! Bawal mag-yosi dito. Itong area na to, or itong room na to, how much naman po ito? 15 to 16,000 yes, per night. Good for 3 person na to. Yes. Wala na siyang additional. 3,000. Kasi all rooms is, yung rate ko na is person yung nagawal occupancy. So, uh-oh, third person, so kapag kunyari 2 person lang, 15,000 lang siya, walang additional. Pero kapag 3 person, 15,000 plus additional. Okay, na nagets ko na siya. Actually, hindi ko siya nagets yung charing. Ang masasabi ko lang sa room na to, Kailanders, is very affordable in a way na halos nandito na lahat. Lalo na kapag ayaw mo masyadong kumain sa labas or medyo pihikan ka sa mga food, pwedeng-pwede ka bumili ng food sa grocery kasi marami namang mga grocery shops dito sa Boracay Island. So magluto lang kayo dito since pwede naman magluto. And I think this is perfect sa mga barkada, right? Mga barkada, yung may mga social-social na magbabarkada, tapos yung iba nagtitipid naman, KKB. Para at least masulit yung bayad ninyo tsaka yung stay ninyo dito sa Boracay Island. At the same time, beachfront po ito, Kailanders, ang coast hotel. Located lang siya sa Station 2. Wow!
Tapos na tayo mag ocular nung room dito sa Coast Hotel. So syempre, i-review natin siya. Ano ba yung mga nakita natin or mga nakita ninyo during tour. And kung i-rate natin siya kay Landers 1 to 10, 10 ako. Because sobrang ganda lang yung nakita ko inside and out. Alam mo yung very simple yung room pero elegante. Minimalist yung design, very neat, very clean, and yung presyo naman is for me hindi siya super mahal, hindi din siya super mura, so-so lang, sakto lang. I mean, this hotel is perfect for gaya nung sabi ko kanina sa mga barkada, also perfect din siya for couples, family, lalo na yung may anak. And when it comes sa amenities, hindi kayo magsisisi because yung kanilang example na lang yung kanilang swimming pool nandyan na sa labas. Like kunyari yung sa room nila, lalabas ka na lang, may swimming pool area na, tapos may dining area na rin kasi meron na silang restaurant. So I think this is very accessible sa lahat ng mga turista or future turista na pupunta pa lang dito sa Boracay Island, especially yung first timer. And ang kagandahan sa hotel na to, Kailanders, beachfront. If you guys want to check or book this hotel, COAST Coast Hotel, matatagpuan lang siya sa Station 2, Boracay Island, Philippines. So all in all, I would really recommend this hotel sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga turista natin na pupunta pala ng Boracay Island, Philippines. At inom muna ako. Diyan po nagtatapos yung ating video for today. Samahan niyo ulit ako sa ating next hotel tour dito pa rin sa Boracay Island, Philippines. This is Jamil. I hope nakapag-like and subscribe na kayo sa ating channel. Have a great day and... Byers!